If this is your first time watching my video from my channel, kindly and generously subscribe to my channel for more self-improvement videos coming up. If I say self-improvement videos, I mean in different aspects, in different areas of life. And I want you, I would love to have you join me in this journey. Hello guys! Welcome to my vlog. This is FJ Damit TV. And welcome to my channel. Sa video po ito mga kaibigan, ay pag-uusapan ko natin yung isang paksa na sigurado ako marami ang mga Pilipino ang interesadong interesado. Pilipino po ako, Pilipino ka, napunta ka rito. Gusto pa nating mapabuti yung ating mga sarili pagdating sa wikang English. My friends, this video is going to be about paano gumaling sa English. Parang sakit lang, paano gumaling sa English. Pero mas masakit kapag hindi ka nga gumaling. And I don't think I still have to explain elaborately why English is important. The fact alone that English is our second language in the Philippines, we are expected to have the competence of the language, of this second language. Ang English po ay ginagamit natin sa iba't ibang larangan ng ating pamumuhay, ng business, and commerce, education, at sa napakarami pang aspeto ng ating pamumuhay. My friends, I am a teacher of the English language. I taught English and communication speech-related subjects way back in college, and now I am teaching in a high school, DepEd High School. My friends, in this video, I'm going to give you 5 tips that I hope that you will also be able to apply in your journey in improving yourself in terms of the English language. Tip number 1, you have to read everything. Mga kaibigan, hindi po nangyayari yung pagiging magaling sa English overnight. It is not going to be like that unless you grow up in a community or in a home that all the people around you are speaking English. Parang ganun lang naman kasi. Yung bata, kahit Pilipinong bata yan, kapag lumaki yan sa Amerika, magaling at magaling ng magsalita sa English yan. With us, nandito tayo sa Pilipinas, hindi tayo lumaki sa komunidad o sa pamamahay na sa tahanan na nagsasalita ng English yung lahat ng tao. And that is why most of the time, we speak English or we learn to speak English, we learn the language in school. Naalala ko pa nga dati nung ako elementary tapos o high school, English-only policies tayo sa eskwelahan natin. But then again, kumusta ba? Naging magaling na ba tayo sa English dahil doon? I do not know with your own story. Pero ito yung ibibigay ko sa inyo mga kaibigan at mula po ito sa aking personal na karanasan. Bilang isang bata po, naalala ko dati, mahilig na po talaga akong magbasa. Kapag may binibili si nanay, si tatay mula sa groceries, mula sa merkado, ganun. Mahilig po akong magbasa ng mga ginagamit na pambalot sa mga bagay-bagay na nabibili nila. Newspaper po ang kadalasan na ginagamit pambalot sa mga bagay-bagay. O diba, minsan yung pambalot sa bagoong, pambalot sa tuyo, newspapers. At mahilig po akong magbasa. And I will tell you, my friends, when I read these newspapers na ginagamit na pambalot, I usually read them aloud. And I think that's one of the reasons or one of the factors why I must say I sound better now as compared to my friends and to other people around. Way back my high school days, kasi nung elementary ako, parang wala lang eh. Parang mag-English man si ma'am or hindi. But most of the time, they speak vernacular. Lalo na kami at mga Bisaya kami. Ayan. So talagang, it's not a factor. But I did not have that idea to really improve myself in the English language. Ang iniisip ko lang, okay, papasok lang. Tapos makikinig sa mga pinagsasabi ng teacher. Mag-a-answer pag may quiz. Tapos yun na lang. But you know what? It became different when I was in high school. Worst thing is, pinagtatawanan pa namin yung teacher namin na salita ng English. So ganun yun mga kaibigan. Nagaling ako sa ganung uri ng background. But thankfully, I am not one of those friends or one of those classmates of mine. Luckily, sa Pilipinas, kapag gusto lang talaga nating magbasa ng magbasa, marami tayong pwedeng basahin. Especially in the English language. Kasi kahit na bumili tayo ng bagong cellphone, diba? Pag bumili tayo ng mga bagong cellphone, kahit anong bagay, appliances sa bahay, most of the time, or really, it's a normal thing to see manuals or guides na written in English. So I must say, parang napaka-imposible sa isang Pilipino na hindi makahanap ng babasahin that's written in the English language. So guys, hindi ka excuse, hindi ako excuse dito. Tayong lahat hindi excuse. Marami at marami tayong mababasa kung gusto lang natin talagang magbasa sa English. Kapag mahilig po tayong magbasa ng mga libro, novels, or kahit anong books, storybooks mga kaibigan, na-i-improve din po natin yung ating spelling. Okay? At yung spelling po ay napakalaking bagay, kabahagi po iyan ng ating writing skill. Mga kaibigan, tip number 2. Sigurado ako mahilig tayo manood ng movies. Okay? And we prefer foreign movies over our own movies. Ganun tayong mga Pilipino eh. Parang mas gusto pa natin, totoo yan, mas natangkilik pa natin yung mga movies coming from abroad, especially from English-speaking countries, over our own movies. Kesyo baduy yung mga Filipino movies, ganito ganyan. Okay, let's accept it.
mas marami tayong na-admire na mga movies na galing or produced from abroad. My friends, when you watch English movies, do not just watch the scenes or the actions of the actors, but take notice of the subtitles. Nakakatulong po yung mga subtitles na iyon. It helps us with our spelling. Tapos, the actions or the scenes that we see on the movies are actually giving us clues kung ano ba yung ibig sabihin ng mga kataga, ng mga dialogues na nakikita natin from these English movies. The next time that you watch movies, piliin nyo po yung may mga subtitles. Tapos, basahin nyo rin yung subtitles. Tapos, intindihin nyo yung mga subtitles na yon from the scenes or from the actions that you watch or that you see on the movie. Ay, hindi na kayo mahilig sa English movies kasi mas mahilig kayo sa K-pop o sa Korean dramas or Korean series. Mga kaibigan, okay panoorin o pakinggan yung mga movies na Korean pa rin, yung mga kataga, yung hindi dinub sa Filipino. Kasi kadalasan, yung mga Korean movies na Korean pa rin yung ginagamit nilang language, kadalasan po, gumagamit sila ng English subtitles. Again, let's try to take notice of the English subtitles, try to understand these subtitles with the actions or with the scenes that we see on these movies. Malinaw? Okay, that's my second tip. Third tip, mga kaibigan. 80% in our population have cell phone. Diba? 80% of our population must have cell phones already. Ayan. At kadalasan, yung mga cellphones na to, yung iba nga, tagdadalawa, tagdatatong cellphone pa. O saan ka makakahanap yan? Only in the Philippines. So, diba? Okay, sabihin na natin na lahat tayo may cellphone at yan ay isang magandang balita. Mga kaibigan, yung cellphone natin, let's not just use these gadgets that we have for Facebooking, working sites. Huwag po ganun. Gamitin din natin yung mga gadgets natin in order for us to improve ourselves with the English language. Okay? What do I mean by that? Marami po tayong pwedeng mahanap, marami po tayong pwedeng makitang o pwedeng i-install na mga applications sa ating Android phone, sa ating iOS phone. Awa na lamang po ay ito. At maraming marami pa pong iba. Kaya nga mga kaibigan, use your cell phones. Install applications in your cell phones that will actually help you improve in the English language. And do not ever forget to install dictionaries in your phones. You need dictionaries in your phones. Napakaswerte po natin talaga kasi nandito tayo sa panahon kung saan ang lahat ay mas naging madali. Naging madali dahil nga hindi na natin kailangan magbitbit pa ng diksyonaryo, ng pagkabigat-bigat, malito malaking diksyonaryo. All that we need is our cell phone and dictionaries in our cell phones and any other apps na pwede makatulong sa atin upang gumalinga sa English language. Fourth tip. Alright, try to speak English with the people around you. Importante po iyan. Hindi po pwedeng nagbabasa lang tayo ng libro, hindi po pwedeng nagbabasa lang tayo ng mga English articles or English newspapers, English books na without actually using them. So I encourage you, my friends, to use the English language in speaking with the people around you. If you are a student, pag-estudyante po kayo, makipag-usap kayo sa kapwa niyo estudyante in English. If not with your classmates, kasi nga baka pagtawanan rin kina, alala ko nga dati, nasabi ko nga kanina, nung ako'y high school, pinagtatawanan namin yung mga taong pinagchichismisan nga namin dati, pinagtatawanan pa kung sino pa yung nagsasalita ng English, sila pa yung pinagtatawanan. Biktima po yung ibang classmate ko doon, yung mga teacher ko doon, marami po. So try to speak English with the people around you. Try nila pong magsalita, magsalita ng kumpletong English na sentence. Kahit simple lang, can you help me on this? Good morning, how are you? These are very conversational English. We cannot speak a complete English sentence yet. Let's try to speak English word by word. And then, we combine it with vernaculars, with Filipino or any language or any dialect that we have. This is what we call code switching, okay? Halimbawa, pwede mo ba akong i-help dito? I-help, sana all. So my friends, my fifth tip and the last tip in this video, you have to think English. You have to train your mind to think English. Minsan po kasi mga kaibigan, isa po sa mga nagiging balakin kung bakit tayo nauutal o bakit tayo nabablanco, bakit tayo nahihirapang i-express yung sarili natin using the English language is really because of the fact that most of the time, we think in our vernacular, we think in our own language or dialect, and then eventually we do the translation or the interpretation of these ideas from our mind in the English language. And here's the thing, hindi po lahat ng mga vernacular languages natin mga kaibigan ay mayroong direct translation from the English language. When this happens mga kaibigan, lalo po tayong napapahirapan, lalo po tayong nahihirapang i-express yung sarili natin using the English language. So you really have to train your mind to think English. Okay? Halimbawa, may bumati sa'yo. Good morning, how are you? Sa isip mo, magandang umaga rin po. So ngayon, very common translation natin sa salitang maganda is beautiful. So we might say beautiful morning to, o diba? So parang
oh, okay, beautiful. It's not bad at all. But if you say, pag may sinagsabi sa'yo ng good, may bumati sa'yo ng good morning, how are you? You must say, good morning too. I am fine, thank you. Oh, di ba? Parang ganun lang yun. Training your mind to think English can actually help you, can really help you speak English and communicate English as well spontaneously. Yung hindi po paputol-putol at pautal-utal. Oh, so mga kaibigan, let me review the 5 tips. Do not forget, you have to read everything. English, okay? Everything that's written in English, okay? Tip number 2, when you watch movies, read the subtitles and then get clues to understand these sentences or these dialogues in the movie through the scenes or through the actions of the actors. Okay? Number 3, install applications in your cell phones that will help you improve in the English language. Siyempre, huwag niyong kalimutan yung dictionary. Tip number 4, speak English with the people around you. Does not have to be a complete English immediately. You can actually just start by using, you know, individual words and then do code switching. Tip number 5, train your mind to think English. Okay, I came from a school, elementary and high school, that do smart shaming of people, of classmates, of teachers who speak English well. That's part of our culture. So, but wag na po yung smart shaming. That's a big no. And that kid has grown up to be an English teacher today. I hope this helps. God bless everybody. See you again in my next video. Bye-bye.